Wala na akong pake kung anong sasabihin nyo. Lalasing ako noon, sobra. Nagising ako, tapos nandito si John, kaya po ako nagising. Kasi naramdaman ko po si John noong time na yun, na hinahawakan niya po yung pek ko. Wala na akong pake kung anong sasabihin nyo. Lalasing ako noon, sobra. Tapos ako sa gilid ng Oblivion Bar, Dimog, sa may bandang CR. Nakaiga ako, andito po yung ulo ko, andyan yung pa ako. Nagising ako, andito si Pao Sepagan, nagulat ako. Tapos andito si John, kaya po ako nagising. Kasi naramdaman ko po si John nung time na yun, na hinahawakan niya po yung pek ko. Tapos, sige, syempre, tangina mo, pokpok ka, Tony, di ba? Sige, ginisto mo yan. So, nagising ako na siya, hinahawakan niya ako. Tapos si Pao Sepagan, parang tinatakpan niya kami ni John, na ako, nalasing ako, dito sa gilid ko, dyan sa may bandang puwetan ko, ginaganon niya yung ano. Ngayon, syempre, sobrang lasing ko, ganun na lang ako sa kanya, hanggang sa kailangan na daw na uwi namin. Ang nangyari, nagwawala daw ako sa labalak. Sobrang lang ako sa alak. Sobrang walwal ako ng araw na yon. Uulitin ko po, wala po akong sinisisi. Nasabihin niyo na naman, kasalanan mo yan, Ton. Kasalanan mo yan, bakit ka uminom? Nagkamali ako. Nung parang gusto kong maganto, sabi ko kay John, nang message na, sorry, dinala ko si Jelay. Sabi ko, siyempre, shota mo. Ano ka ba? Pag kinausap ko siya, tapos nag-message ulit ako kay John. Sabi ko, alam mo, ang bait-bait ng shota mo. Kaya ganyan, tigilan mo na ngayon kakakulit mo sa akin. Sabi ko, tigilan mo na kakakulit mo sa akin, John. Hanggang sa okay na. Nawala na lahat ulit, ganyan. Hanggang sa lagi kami nasa Obli, lagi na nandun si John. Hanggang sa dumating sa point na nag-open up siya sa amin. Hindi lang sa amin, pati sa akin. Hanggang sa, syempre, hindi ko na makilala yung babae, pero nakita ko. Nakita ko siya, nakausap ko siya ng konti. Sinabi niya sa akin na, hindi gagano'n niya yung boobs ko. Sabi niya, ang laki niya man, ganyan, ganyan. Ganda mo, pinapanood ko yung live mo. Sabi niya, hindi ko makalimutan yun. Tapos after no, nag-open na, lagi na namin nakakasama si John, ayan na, dito na nagsimula. Sabi niya na, ayaw na daw niya kay Jelay, napipilitan na lang daw siya. Lahat ng videos nyo, bayad, lahat ng post nyo, bayad, lahat ng mga video nyo, mga ginagawa nyong propaganda sa Facebook, lahat bayad. Sa bibig mo nang galing yan, John, ha? Hindi sa akin. Kaya sabi mo, lahat yon scripted. Sa bibig mo yan nang galing, John Gutierrez, alam na alam mo yan. So ako naman, parang, uy, naaawa naman ako sa taong to kasi lahat naaawa sa kanya eh. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya noon, parang lagi daw siya nasasakal, hindi siya pinapayagan lumabas. Pag pupunta siya sa mga kaibigan niya, nasa kotse lang daw yung girlfriend niya. Never siyang sinuportahan sa pagra-rap niya, sa FB shit, ganyan. Never nandyan para sa kanya. Tapos lagi daw siyang binubo. So parang ako, lahat kami, siyempre down yung tao, nandyan kami para sa kanya. Nandyan kami para sa kanya. Lagi kami magkakasama. Kasi yun nga yung panahon na akala ko, lahat ng kasama ko, kaibigan ko eh, di ba? Tapos ang nangyari, hanggang sa aaminin ko guys, noong time na yun, siguro, mali ako dun eh, na parang, hindi ko, mag-comfort ako ng taong galing sa break up. Nag-break po sila. Ngayon sabi ko, kung nag-break kayo dyan, bakit kayo pa rin sa Facebook? Ngayon sabi niya, kasi nga, bayad kami, as kami. Ako lang model lang ito, siya lang ganyan. Lagi kaming as kami. Pag yung trabaho, dalawa kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, ah, ganun ba? Eh, pag pinost namin na hindi na kami, mawawala kami ng trabaho, ganyan. So, sabi ko, oh, pati hindi ka nalang magsulo. Ina-advise na namin siya hanggang sa dumating na sa point na magkakasama ka. Lagi pong lumalapit sa akin si John. Lagi niya pong pinipilit yung sarili niya. And pares kami ng gusto ng music, pares kami nagkakasundo, good vibes lang, ganito, ganyan. Hanggang sa, paano, ay, bait naman pala nito. Ay, nagsasabi naman siya ng totoo. So, parang ako, naniniwala ako sa kanya. Okay, sige. Hanggang sa, umalis siya, may dala siyang maleta. Wala daw yun time na yon sa akin natutulog. Sa akin,